Umagang kay ganda po sa ating lahat. Pastor Abed po, muli ang inyong lingkod, ang inyong devotional leader sa umagang ito. Lunes na naman. Tara, sama-sama po tayong makinig ng ating devotion sa umagang ito. Nang sa gayon, meron tayong baong kalakasan para sa maghapon nating gawain. Mensaheng mula sa salita ng Diyos. Faith in action, living out our beliefs in the world. James chapter 2 verse 17, a powerful reminder that faith isn't just a passive belief. It is an active force that propels us into action. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ito ay hamon ni Santiago sa bawat isa sa atin. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Mga kapatid, ang ating mga kilos ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng ating pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagpapakita para masentro ka o masentro tayo sa ibang tao. Ito ay tungkol sa patuloy na pamumuhay natin
ayon sa ating paniniwala, ayon sa ating pananampalataya. Minsan ang pananampalataya na may gawa, ito ay tila isang napakagandang ngiti na nagbibigay ng positibong pananaw, magandang salita sa kapwa na nag-a-uplift ng spirit, o bukas palad na pagtulong lalo na sa mga nangangailangan. Ang mga munting kilos natin na ito ay kusang lumalabas sa atin, pagpapahayag na tayo'y puspos ng Espiritu ng Diyos. Naalala ko po si Mother Teresa, minsan na niyang sinabi, hindi lahat ay kayang gawin ang mga malalaking bagay, pero kaya natin gawin ang mga malilit na bagay na merong pagmamahal. Yan ang pananampalatayang may pagkilos. Ang pananampalatayang may gawa ay nangangahulugang pagpapakita ng pag-ibig, pag-aalaga, lalo na sa mga mahihina, pagpapakain sa mga gutom, at pagbibigay ng mga damit sa mga hubad. Yan ay isang ministry ng NAXUMC na isang ministry na nakaayon sa salita ng Panginoon, lalo na sa mga street dwellers. Hindi lang tayo basta-basta nagsasabi ng ipagdarasal kita, kundi tayo'y nagiging mga kamay at paa ng ating Panginoong Jesus sa mga tao sa paligid na mga nangangailangan. Noon makikita natin sa ating mga tabi-tabi. Kapatid, mahalagang maunawaan natin na ang ating mga mabubuting gawa ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. Tayo iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Pero pagkatapos na tayo maligtas, alam niyo po, likas na umaapaw sa ating mga puso yung mga mabubuting gawa na may pananampalataya. Ito'y isang pananampalatayang kusang lumalabas ang mabubuting gawa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, patuloy nating isapamuhay ang ating pananampalataya. Magsilbing inspirasyon at patotoo tayo ni Kristo. Saan man tayo dalhin, saan man tayo mapunta, sa ating tahanan, trabaho, eskwelahan, komunidad. Ang pananampalataya ay hindi isang exhibit sa museo. Ito'y isang buhay, may hininga at pakikipagsapalaran ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Aming Diyos at aming Panginoon, salamat po sapagkat ang pananampalatayang meron kami ay patuloy na buhay. Kayo po ang nagbigay at kayo po ang naglagay sa amin at kami po'y inanointyo ng iyong banal na Espiritu upang ang pananampalatayang ito ay patuloy na mahayag sa aming mga buhay. Makita si Kristo na aming pinaglilingkuran at ang bunga ng Espiritu o Diyos ay patuloy na magliliwanag sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Abit po, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Lunes, nagpapaalala sa bawat isa na habang may buhay, may pag-asa. Sapagkat si Jesus ang laging kasama sa bawat minuto ng ating mga buhay.